Okay, mga boss, welcome back. Ito part 2 ng ginagawa nating nabili nating amplifier kit sa online. Susubukan lang natin kung kumusta yung performance nito o kumusta yung function niya. So, bali last video natin na wala tayong piyesang ganito, yung dalawa. Yung 1145, yan yung 1145 at saka yung C2705. So dumating na yung order natin. Ito na yung order natin na pyesa, ayan. Dumating na din at naikabit na natin. May nag-comment pa nga sa atin doon na parang baliktad daw yung A970. Napatingin din ako dito, sabi ko naalala ko yung Sabi ko double check ko nga, baka baliktad nga ang kabit ko. So later on ko lang na-find out na baka nalito lang din yung viewers kasi ang ginawa natin ay kung titingnan mo nga parang baliktad kasi ayan yung guide. Pero nasa ilalim yung transistor. Ayan. Dito naman nasa taas naman yung Kasi pinagdikit ko yan tinopi ko. Ito yung pinakaulo nyo. Ayan. Ito namang sa ilalim. Ayusin natin. Ayan. Ito namang sa ilalim. Ayan. Tama naman yung So far. Ayan naka... Ito naman nasa taas naman. Mukhang baliktad lang kasi pinagdikit ko . Ayan. Paano ba? Hirap ng angle. Ayan. So far, kompleto na. Hindi pa natin nalilinis yung wala lang tayo mga jack. Ngayon, sinuplayan ko na siya, mga boss. Sinuplayan ko na ng pantesting natin yan. Yung 31031 lang muna. Ito yung capacitor. Andun yung diode. So, try natin. Ilagay ko lang yung camera dito. Yan. So, anong gagawin natin dyan? Isi-set up muna natin yung biasing. Bias tayo. Okay. Paano ba? Dito. Ayan. So, pwede naman kayo mag-bias ng ganon. Tapos, switch natin to sa DC volts. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan na. So, ipit na lang natin dyan. Ayan. Kita nyo naman siguro mga boss. Ayan. Paano ba? Paano ba setup natin? Ayan. Hawakan ko na lang to para kita natin ang ganyan. Atas pa ng konti. Setup. Then, papadaanin natin test valve. Meron tayong test valve dito sa gilid. Ayan. So, naka-ready na din yan. Saksak na natin. So wala pa tong power transistor, magsusukat lang tayo ng biasing. Na-calibrate ko na din to mga boss, ito yung pihitan para ma-adjust mo yung bias niya kasi mababa. O natin. Ayan 0.317 sa C, puro C yan. Nag-point na. Tapos ito naman yung A. Oo. Halos same lang ang niya, ang biasing niya. So sinukat ko naman dati yan kasi ang setup dati niyan mababa. Nasa 1 lang, ito lang yung pinihit ko. In-adjust ko to hanggang sa umabot sa 0.3. Pwede ko pa yung pataasan pero siguro sakto na yan. Yun, pumasok na yung bumukas yung bintana. Ito kasi pwede mo adjustin. Pero yan, mapapansin nyo tumataas. Ayan, bumababa siya. So, in-adjust natin na 0.3. Ayan. Pwede natin gawing 0.4 yan. Pero tama lang yan kasi nakadaan pa tayo ng test valve. So, try natin DC out pala. Ito yung DC out naman. 0.009. Ayan. So, sakto. Try naman natin tong try naman natin tong plug. Direkta natin. Ayan, sukatin natin ngayon. Ayan, so ganun pa rin yung niya. So, sakto lang yan para sa akin yung pinaka niya, pinaka base emitter bias niya, sakto lang. Ngayon, gagawin natin dyan, magkakabit ako ng transistor. Dulo-dulo lang siguro muna. Trials lang.
Pabitan lang natin ang bawat dulo para ma-testing lang natin para mapatunog. Paano nga ba? Kuha ako ng ano, ng transistor din. Kuha din ako ng speaker para ma-test natin. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, so siguro napunta na tayo dito sa pinaka-conclusion na pinaka-simula talaga ng vlog natin sa kit na to ay susubukan natin yung mga nabibili sa online. Random, ito yung isa sa pinaka-murang board na nabili ko, 80 pesos. Tapos, yun nga lang, magastos talaga unexpected at hindi ko lang alam kung magiging sulit. Pero, ito na, isa sa question natin ay kung mapapagana ba natin. So, plug ko na. So, ayan. Yung speaker natin, ayan, muna, pansamantala. Tapos na. Kumana naman. Gumagana naman siya. Salubong kasi tayo sa araw. So napagana na natin mga boss ang ano, pansamantala lang naman 'to. Dalawang transistor lang muna dulo-dulo. O minit na. Wala kasing heatsink kaya hindi natin pwedeng ano maitodo. O maino kasi wala siyang heatsink at hindi pa natin ano na kumpleto yung ano. So kailangan natin dito ay may heatsink na, finalize na lang. Pero yung pinaka-goal talaga natin kaya nag-vlog tayo ng ganito, kung gagana ba. So sinunod muna natin yung ano, kung ano yung nasa description as is muna, kung ano yung mga nakalagay na value ng mga piyesa. Kahit pwede naman tayo maghanap ng replacement o mas mataas na value, mas mataas yung ampere wattage at saka voltage. Sinunod lang natin kung ano yung nasa board talaga kung gagana. So far totoo naman, legit naman siya gagana. Pero pwede pa naman itong ano eh, pwede pa naman itong baguhin o palakasin pa kung sakali. Kasi lalagay ko na lang dyan sa screen yung description niya nung ano na to, nung inanap natin. So mga boss, hanggang dito na lang. Baka soon, balang araw, buuhin ko na to, i-finalize ko. Pero sa ngayon, tigil muna at medyo magastos din pala. Wala talaga sa budget ko nagagastos na malaki dito sa ano. So ano ba ang ano natin dito na patunayan natin o na-prove natin? Gumagana tong ano na to, yung board na to. Then pagkatapos nyan, mas magastos talaga mag-assemble pag paisa-isa mong binili yung pyesa. Sa mga nagtitipid, huwag nyo nang isipin na pag nag-DIY kayo, makakatipid kayo mga boss. Mas makakatipid kayo pag bumili kayo ng ready-made na o yung buo na o yung ano. So muli, hanggang dito na lang yung ano natin. At least success naman, maraming salamat. At ito lang yung supply natin uli, 31031. Yan. Speaker natin maliit lang kasi pinatunog lang naman natin. God bless po sa ating lahat.